Hello, hello po mga ka-Microtech. Para po doon nag-i-inquire ng ano po ba ang capability ng Microtech Hex. So, dito po sa video na to, tuturuan ko po kayo what are the capabilities and yung kanyang mga limitations. So, ito po, ganito po ang itsura ng Microtech Hex GR3950. So, ito pong dalawang ito is pinadala lang po sa atin ng ating mga client. Sinubukan lang po natin itong gawin. Pero ito pong kay Sir Ariel, ito po hindi pa natin naibalik kasi tinatry ko pa siya ulit na net install kasi may pag-asa pa siya kasi nabubuhay siya. Ito namang isa, hindi po siya nabubuhay. So, titingnan po ang board nito. Para lang po sa sa inyong kaalaman, ano nga po ba ang Microtech Hex? So, ang Microtech Hex po ay mid-range Microtech router. So, what is mid-range Microtech router? So, pwede muna siyang, for example, meron kayong mga client na gusto nyong supplyan ng internet or sa PisoNet, Piso Wi-Fi Bendo, pwede siyang i-set up as VLAN, PPOE, pwede rin siyang gamitin sa OLT. So, mid-range po siya. When I say mid-range, hindi siya ganun kamahalan pero marami ang magagamit sa kanya. Doon po sa mga hoplite users, so kung kailangan nyo mataas ang CPU nyo, upgrade po kayo dito, mas stable. Siyempre kasi mas mataas ang RAM and mga limitations and capabilities ng Microtech Hex. Sobrang liit lang po ng Microtech Hex. Akala lang po ng iba sa picture ay malaki. So dito po, ano po bang makikita nyo sa Microtech Hex? So, meron tayo dyang reset button, then itong power cord natin, then USR. Tapos, meron tayong micro SD-ing pwedeng saksakan dyan pag save ng mga files. So, meron din tayong may this one para sa USB. So, sa USB mode po, pwede po siyang gamitin. So, dito naman po, ilang ports po ba meron ng hex? So, ang hex po natin is meron tayong 5 ports. So usually port 1 if for internet, pero syempre pwede naman natin siyang ilipat depending on the configuration sa loob ng hex. So sa mga nagtatanong, ilang hotspot users po ba ang pwede dito? Ang hotspot users po na pwede dito na maximum is the 200 hotspot users. So yun po ang pinaka-stable. Hindi ko na siya lalampasan kasi pag tinaasan pa natin, baka hindi na siya ganun ka-stable. And PPOE clients po, ilan po bang PPOE clients ang kayang i-handle ni Microtech Hex? Based on experience po sa mga clients natin, is ang kaya pong i-handle ni Microtech Hex is around 50 to 60. Pero pag nag-50 na po siya, I will recommend na mag-upgrade na kayo sa higher version of Microtech. So, pwede naman po kayong mag-upgrade. So, siguro naman po pag may 60 clients na kayo, meron na kayong budget pang upgrade. Pero, lagi naman po yung meron kayo dyan. Kasi, nag-internet business po kayo. Hopefully po, meron kayong budget na sa mga oras na yan. Naka 50 clients na kayo. Ngayon po, ano po bang sinisetup sa Hex? So, madami pong setup na pwedeng isetup natin sa Hex. Pwede siya sa PisoNet. So, pwede siya sa mga Piso Wi-Fi Bendo, sa VLAN ng Bendo, for example, port 1 internet, port 2 Bendo, port 3, port 5 extender or access point ng mga Bendo. So, pwede rin siya sa OLT, setup, PPO setup, pwede rin siyang sa hotspot setup, pwede rin pong dual ISP, tri-ISP, 4-ISP, pero hindi po siya pwedeng 5-ISP kasi wala na kayong sasaksakan pang out. So, hanggang 4 ISP po, possible po siya. So, marami rin pong hotspot, marami rin po tayong mailaman na mga voucher codes. So, ang price po nito is around 3,000 pesos to 3,600 based po sa mga sellers natin. So, depende din po. Kung may nagtatanong po, meron po bang peke na Hex GR3. Meron din po. Meron din po kami na-encounter na mga fake na router board ng Microtech. Pero halos same din naman sila kasi for example, may yung iba naman galing sa, for example, Lithuania, Latvia, China. So, halos same din naman yung specs pero hindi siya ganun ka-durable. So, hindi ko po siya ma-identify kasi nung naggawa po kami nung sa Microtech Hex na yung parang peke siya, ang problema po doon, yung
bago pa lang siya, nagfe-fade na yung kulay po niya. Tapos po, pag sinaksakan nyo ng ano, for example, sinaksakan yung port 1, ang iilaw po dito is yung iba. Iba po dito. So, minsan, nakikita natin ganun, yun, kahit sa original, sira yung board. Pero kalimitan po dun, kasi bago lang yun, madali pong masira yung kanilang mga ano. Beware po tayo dun sa mga ganun. Pero, kalimitan naman po, mga original naman yung Microtech na binibenta sa market. So, for more inquiries po regarding Microtech configuration and Microtech products, so PM lang po kayo sa amin, libre po ang inquiries. Don't forget to follow our page and subscribe to our YouTube channels. So, thank you po and maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng mga kapatid. Thank you po and God bless.